There is no telling that one of these days, another vicious virus will visit the country or the world all over. At panibagong ano ito, far different from what we have now. Dalawang taon ang ideklara sa Pilipinas ang community quarantine bunsod ng COVID-19. Sa ngayon, marami ng lugar sa bansa ang nasa COVID-19 Alert Level 1 o 2 at inaasahan ng iba yung pang pagluluwag ng restrictions sa mga susunod na buwan. Subalit gaya ng babala ng public health experts na hindi dapat magpakampante, naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte sa posibilidad ng paglitaw pa ng bagong virus variants. Sakaling magkaroong muli ng panibagong virus surge, nakahanda na ba ang Pilipinas na kaharapin ito? Sa ilalim ng National Action Plan Phase 5 ng Duterte Administration, target ng gobyernong magkaroon ng healthy at resilient Philippines. Sa pamamagitan nito ng pagpapataas pa ng recovery rate sa COVID-19, pagpapababa ng case fatality rate at pagpapaigting ng health system. Kasabay naman ng socio-economic recovery, mananatili pa rin ang maigting na pagpapatupad ng minimum public health standards gaya ng physical distancing, mandatory face mask, hygiene at sanitation, pagsusulong ng mas maraming outdoor kaysa indoor activities at mayroon pa rin granular lockdowns. Meron pa rin talagang physical distancing, pero ang mangyayari na po dito is yung mga individuals observe proper public health standards to protect themselves and people around them. Gayunman, aminado ang NEDA, kailangan pa rin sa dapat matugunan ng gobyerno ang pagbibigay ng akses sa publiko sa abot kayang halaga ng testing kits, pangdepensa kontra malubhang pagkakasakit at bakuna. Kailangan ding nakasusunod na ang mga industriya at business sector sa safe settings at environmental quality. May continuity plan sakaling maharap na naman sa panibagong banta ng virus surge. Dapat ding patatagin ng pamahalaan ang social protection mechanism para sa publiko. Gayunman, sa kasalukuyan, binubuo pa lang ng gobyerno ang pandemic response playbook nito. Inaasahan ding sa susunod pang administrasyon maisusulong ang isang pandemic flexibility bill upang mas mainam at napapanahon ang pagtugon ng bansa sa banta ng anumang pandemya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.